Hello, good morning. Good morning to Dada Labs channel. Good morning mga kadada labs, good morning mga kalola labs. Good morning po sa inyong lahat sa ang sulok ng mundo man po tayo. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Nandito naman po si Dada Labs nagpapaabot ng pasasalamat at pagbati ng magandang umaga at gabi sa inyong lahat. So ngayon po guys, nandito ako ay gusto ko magbigay uli ng aking opinion tungkol dito sa mga nangyayari dito sa ating YouTube community. Lalong-lalo na po dito sa mga nangyayari kaila, sa minamahal nating nanay, Lola, si Lola Damiana po, at sa kanyang mga anak. So, gusto ko pong magbigay ng reaction at opinion dito kung bakit sa mga sinasabi ni Raymundo, what was happened to Lola Damiana this time, at ito namang sinasabi ni Bernie at si Raymundo sa mga sponsor niya. So ito mga bagay na to guys, gusto kong mabigyan ng reaction or ibigay ko ang aking opinion sa nakikita ko dito sa video. Kung ano po ang napapanood ko sa kanila, kasi parang meron po akong opinion at reaction sa mga bagay-bagay na pinapahayag ni Raymundo at yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang magkapatid at nangyayari dito kay Lola Damiana. So, ito guys, nandito si Dada Labs, gustong mag-share sa inyo ng mga bagay na ito. I would like to share my opinion and reaction dito. So, tara guys, before dyan, magpapanoorin natin itong video, live video ni Raymundo. Yan po guys, si Raymundo. Naghihintay po sa update ko po sa nanay ko. Ay pasensya na muna po kayo at hindi po ako nakapag video dahil po laging galit po sa akin ang kapatid ko. So ayan guys, ang ano niya, nanawagan siya sa mga sponsors niya na naghihintay daw ng video or vlog niya kay Lola Damiana. At sinasabi niya, umihingi siya ng pasensya sa mga sponsors niya or sa mga naghihintay ng videos ni Lola Damiana sa vlogs niya dahil galit daw si kumbaga ayaw ni pinapagalitan siya ni Bernie. Siguro naman lahat naman ng tao, walang tao nagagalit ng walang dahilan. Walang tao sumasang-ayon or umaayaw doon sa gagawin mo ng walang dahilan. Yan. Minumura po ako. Doon naman sa pagmumura, bilang magkapatid, ang pagkakasagutan ninyo siguro dahil namumura ka siguro ni Bernie sa pagbablog mo kaya sinasabi mong hindi ka pinapayagan na mag-vlog kasi minumura ka, hindi ka na nakapag-vlog kasi galit sa iyo si Bernie at minumura ka. Siguro naman mamura ka doon sa pag-vlog mo sa nanay mo dahil hindi tama yung pagbablog mo sa nanay ninyo. Kasi si Raymundo, may respeto sa nanay mo. At ang sa kanya ay yung kapakanan ng nanay mo. Gamitin man ninyo sa pagbablog para magkapera kayo, siguro mayroon namang way kung paano mo idadaan sa vlog ang nanay mo para magkapera kayo. Yun naman siguro ang sa kanya.
pinapantampan niya ako. Siguro doon naman sa sinasabi mong binabantaan ka, siguro nakasabi siya sa yung binabantaan ka kasi doon sa mga videos mo, sa vlog mo, kasi pag magbablog ka kasi, nakikita ng lahat. Pag nakita ng lahat, mayroong magre-react. At magre-react sila doon sa portion na mga bagay na doon sa vlogs mo, sa nanay mo, na hindi tama panoorin ng lahat. Tulad nung sinabi mo na kung sa iyo ay hindi masama yun, pero sa pandinig ng lahat, hindi yun maganda. Yung sinasabi mo, nai-stress na ang nanay mo at pinapakita mo. Kalain mo, ipa-video mo ang nanay mo na nakatihaya na yung parang hindi maganda. Lahat ng tao, pag nag-video sa bagay, lalo na yung nanay niya, ayusin mo ang nanay mo pag binibidyo mo sa mga tao. Huwag yung kung gaano siya nakatihaya ganun, tapos ibibidyo mo, kasi gusto ng tao makita sang nanay mo. Tapos ipakita mo ng ganung itsura, imbes na ayusin mo muna ang nanay mo para ipakita mo sa kanila. At tapos, magsalita ka pa ng hindi maganda. Although kung sa iyo ay biro yun, or parang, ayan, patay na siya, pagod na. Yun, ang kung sa iyo yun, yung sinasabi mong patay na, parang, hindi, parang expression mo lang, hindi yun ibig mong sabihin na sinabi mong patay na. Pero, pangit pa rin yun, masama pa rin yun pakinggan ng tao. Tingnan mo, nabigyan ka ng reaction. So, yun siguro ang kaya ka namura ng kapatid mo. At sinabi pa niya, hinantaan na niya ako ng itak. Oh, sabi mo, binantaan ka ng itak. Siguro dahil ito ay ano ko lang ha, ito ay parang nai-imagine ko kung paano kayo mag-diskusyon or mag-away ng kapatid mo. Siguro naman, yung binantaan ka ng itak, lahat ng tao, halimbawa, ikaw magkapatid ko, halimbawa, nalaman niya na ginanon mo ang nanay niyo. Nanay din niya yun eh. Masakit din sa kanya. At makita niya sa lahat, sa YouTube, na binigyan ka ng reaction doon sa sinabi mo na patay na ang nanay niyo. So yun siguro, sinasabi niya, kung ikaw kaya ang patayin ko, siguro ganun yun. Yun lang ang ano ko ha, doon sa ano. So ito ay nagbigay ako ng reaction ko sa opinion ko doon sa yung mga bagay na sinasabi mo, yung conflict ninyo ng kuya mo, ni Bernie. Kaya pasensya po kung hindi ako po nakapag-upload ng video. So yan ang ibigay mong dahilan sa mga sponsors mo, sa mga subscribers mo na kaya ka hindi nakapag-vlog sa nanay mo. So kaya ako magbigay ngayon ng opinion para have to realize din ng mga subscribers mo, ng mga umaasa ng video mo kay Lola Damiana. So siguro naman, sana ang mga ano ko rin ito, ano ko lang sa mga subscribers mo or sa mga sponsors mo, siguro naman, kaya sila nag-aaway ng kuya niya, sana mapansin ninyo how Raymundo nagbablog. Paano niya kinukunan ang nanay niya. So, isipin na lang po natin na ito po ay sa mga umaasa kay Raymundo ng video niya kay Lola Damiana at sumusuporta kay Raymundo. Ito, gusto ko lang po i-share sa inyo ang opinion ko. Sa akin po tayo, halimbawa ako, pag ako ay isa na rin sa inyo, halimbawa, kung ako sa inyo, try to, ano naman, sana, mapansin din niyo ang kung paano si Raymundo mag-vlog sa nanay niya. Tulad nung nag-vlog siya, meron yung nabigyan ko po yun ng reaction nung isang araw. Yung nag-vlog siya sa taas ng bundok, sa taas malapit sa bahay niya, doon siya sa labas, which is doon siya lagi nagba-vlog tulad nito. Mahilig, parang yan ang position niya, dyan siya mag-vlog. Tapos, ang nanay niya sa baba. Pagkatapos niya mag-vlog,
yung live video niya. Siyempre, nagko-comment kayo, gusto niyo makita ang nanay niya. Tapos bababa siya. Sabi niya, oh, titingnan natin ang nanay natin, ang nanay ko. Tapos i-video niya doon, sabi niya nandoon daw natutulog. Tapos i-video niya sa inyo, nakatihaya, ganun. Kung sa akin lang, no, sa sarili ko, opinion ko, kung ang nanay ko ay maraming nagsusuport tulad ninyo, maraming nagbibigay sa akin ng pera, maraming nagbibigay ng mga bagay-bagay sa nanay ko, ayusin ko ang nanay ko. Kailangan kong ipakita sa inyo kung ako si Raymundo, ha? Kung ako si Raymundo sa mga sponsor ko. Ipakita ko sa inyo dahil binibigyan ninyo ng support ang nanay ko. Binibigyan nyo ng pera, ng gamit, ng lahat-lahat, ng pagkain, ng bagay. At pag humingi kayo ng video niya, gusto nyo makita ako, kung ako si Raymundo, ipakita ko siya sa inyo na maayos, na maganda, nakadamit, yung parang maayos siya. Kasi sinusuportan nyo ang nanay ko. Kung ipakita ko ba naman siya sa inyo, nakatihaya, ganun, sabihin mo, pagod, ayaw kumain, ganito. So, magtatanong din ako as an sponsor, bakit? Anong nangyari kay ano? So, tapos ang idahilan niya, kasi galit ang kapatid niya, may reason kung bakit nagagalit ang kapatid niya, ang kuya na, kasi kuya niya yon. Kasi nanay nila pareho, ikaw ba naman nanay mo, gawin ganun ng kapatid mo, i-video na ng ganun para lang sa inyo, sa mga sponsors na ganito, ganun. So tapos, pagpunta niya doon, nagising si Lola Damiana. Tapos magsabi pa siya, ayan, patay na. So sinong matutuwa ng ganun? Lalong-lalo na ang kapatid kasi nanay nila yun. Ngayon, nagising na. Ito gusto ko lang i-clarify lang. Tapos nagising na si Lola Damiana. Yung kagigising, sinabi nga niya, pagod. Patay na. Patay na sa kapaguran. So, paggising, naghahanap ng pagkain. Anong yan, pagkain? Wala siyang pagkain. Ang sa kanya, binibidyo lang niya para sa inyo. Tapos umakyat siya sa taas, nakipag-usap muli sa inyo. Nagpasasabi ng mga bagay-bagay. Tapos, sabihin pa niya doon sa nanay niya before he leave. Sabi niya, oo, ito, kuha ko ng pagkain, ganito. Bilhan. Tapos magsabi pa siya sa inyo, oo, bibilhan ko ng pagkain, lutuan ko, ganito. Tapos umakyat siya sa taas, nag-usap, nakipag-usap na naman sa inyo, sa mga sponsor. Tapos bumaba na naman siya para ipakita sa inyo na akbayan ang nanay niya. Pero ang pagkain, si Lola Damiana naghihintay. Tapos akyat naman siya doon, magpakita naman ng mga package ninyo. Sa lahat ng tao, yung parang nagpapaano siya sa lahat ng tao. Hindi na yung focus niya si Lola Damiana, ang pinofocus na niya yung mga lahat ng tao. Yung iniisip niya na nagbabash siya kanya, pinoprove niya sa lahat, pero bakit isipin niya pa ang mga tao? Isipin niya yung nanay niya muna. Tapos bumaba na naman siya, dinala niya yung pinili, binuksan, dinala yung kung anong para sa nanay niya. Ang nanay niya naghihintay ng pagkain doon. Tapos magpakita pa sa nanay niya ng dollar. Hindi yung nanay si Lola Damian ang pinakita niya ng dollar. Lahat ng tao yun. Kasi para niya maipakita sa lahat na siya ay may dollar, si Lola Damian na may dollar. Makain ba ni Lola Damian na ang dollar? Makain ba ng nanay mong dollar? Asikasuin mo muna ang nanay mo bago ka mag sa mga, alam ko yung mga pinapakita mo yun para sa mga basher mo. Pero isipin mo ang nanay mo. Yan po ang opinion ko, ang reaction ko doon sa mga bagay na yan po. Kasi nakikiusap siya sa mga sponsor niya na hindi na daw siya nakakapag-vlog sa nanay niya. Ano itong si Lola Damiana na para sa sponsors mo, Raymundo? Para ipakita mo parang material na, no, parang manika or ano. O ito ang si nanay ko, tapos magpadala na naman ng pera. O kahit pagod, kahit hindi pa nakakain, basta mo lang maipakita. O ito, o nakaakbay na ako sa ito, iniisa-isa ko lang. Kasi baka hindi mo ito napapansin, na napapansin yung mga bagay-bagay na ginagawa mo sa nanay mo,
kaya ka nababash or kaya lalong-lalo na ito kayo ilagay na natin sa kayong magkapatid. Kaya siguro naman si Bernie, sa sinasabi mo, nagagalit sa iyo. Kasi nanay niyo yan. Nang matagal na araw, dahil po sa nangyayari po sa akin. Nakausap niyo ba kasi yung matanda, pinag-uha niya patay na. Oh, tingnan mo. Bakit kami nura ni ng kuya mo? Eh, nakita niya, sinabi mo, ang may nag-react sa iyo. Sinabi mo sa social media, ang nanay mo. O ayan, patay na. Pero ako nakita ko yung video na yon. Sinabi mo doon, pinakita mo, nakatihay ang nanay mo. O ayan, patay na. Which is, alam ko, ang ibig mong sabihin yun, o ayan, patay na. Ano na, pagod na. Tapos yun, pagkatapos nun, may nag-react sa iyo. Kasi sinabihan mong nanay mo patay na. Tapos magre-rest back ka. Sabi mo, ang maliit, ang maganda, maliit, pinalaki. Ang maganda, pinasama. Sinabi mo yun. Eh, ano yun eh. Talagang marami magre-rest. Kasi hindi magandang pakinggan yun. Lalong-lalo na ang kapatid mo. Kasi nanay nyo yan eh. Sabi ko, baka nagbiro lang. Biro. Sabi ko, Raymond, huwag mong gagawin para magulang natin yan. No, tingnan mo. Kung namatay yan, wala na sa'yo yung tungkol ng pagkain. Oo. Sabi ko, respect yung maganda pagkain. Ay, panahon ka mamagdag, hindi mo ganyan. Mapagalit, papagalit. Kung wala ka mamagalit, mali na ko lang gawa ko. Ay, nagalit sa akin. Wala na daw yung kalapat. Hindi kita iniwang kalapatan. Makain. Oh, tingnan mo. Sabihin mo, inalisan ka ng karapatan sa nanay mo. Hindi ka inalisan. Tingnan mo, magsabi ka na sa mga tao, sa mga sponsor mo, sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila na hindi talaga kayo in good condition ni Bernie. Samantala itong kuya mo, nag-explain lang sa iyo, pinapaalalahanan ka lang. Kasi hindi tama ang nakikita niya. Kuya mo yan eh. Tapos pag magpaliwanag ka sa mga sponsors mo na nagbibigay sa iyo ng pera, nagbibigay kay Lola ng Damiana ng mga dollar, yun pinapakita mo sa lahat. Why, bakit kailangan mo yan ipakita sa lahat? Ipakita mo kay Lola Damiana. Anong maano ni Lola Damiana sa dollar? Ano mo sa nanay mo? Pagkain. Yan. Pari na sabi ko sa isa. Ay sabi niya ay wala ka doon. Alam sabi ko ayaw maniwala sa akin. Ah, sa'yo yan. No. Tignan mo. Sana po maunawaman po ninyo ako. Sa mga... Oh. Talagang dapat maunawaan ka ng mga sponsors mo, ng mga ano mo. Yan, ng mga tumutulong kay Lola Damiana. Ito ang sa akin, clinarify ko lang, inisa-isa ko lang para ma-realize mo, sana makita mo Raymundo itong video na to, sana ma-realize mo kung bakit kayo nagbabangayan ng kuya mo, kung bakit sabi mo galit sa'yo ang kuya mo. Problema ko na hinaharap ngayon. Ang sinasabi mong problema ang hinaharap mo ngayon, ikaw yan ang nagagawa ng problema yan sa sarili mo. At saka ito naman ang ano ko sa paabot ko naman sa asawa mo. Napansin ko dito, sana naman yung asawa mo, kayong dalawa, suporta niya sa'yo. Kasi minsan, alam nyo guys, na-experience ko lang, sa nakita ko lang, may mga bagay-bagay na nakikita natin at alam natin yun lahat. Sa mag-asawa, minsan, yung asawa, kumbaga, hindi ko naman nilalahat ha. Kumbaga, hindi naman sa ano ko, concern tayo sa asawa natin. Oh, isali ko nang sa ang sarili ko. Pero hindi ko naman ito nilahat. Concern tayo sa asawa natin with regards to financial. Yan. So, itong asawa niya siguro, huwag ka lang magalit ha sa iyong asawa ni Raymundo. Isa ka na rin siguro na nagsusulsul. So sabihin ko na nagsusulsul kasi sometimes ganyan ang asawa eh. Sabihin mo, oh ganito ba? Minsan, kung bakit si Raymundo nagagalit sa kuya niya. Depende na yan sa asawa, tayong mga babae.
kung ano, kung paano tayo mag-deal sa asawa natin na imbes na papag-anuhin natin sila, halimbawa silang magkapatid eh nag-aaway, dapat ang pasok natin diyan, advice natin ng asawa natin, huwag muna ba kung nakikita natin tama din ang kuya niya or ang ano bayaw natin, huwag ka na ba ganyan, kasi lalong-lalo na kapatid kuya niya, huwag ka na ba ganyan ganito, o ano na lang para pareho-pareho tayo, para mo na hindi yung mas sa pag ano nga sa pagsasali, pagpapahayag sa mga sponsor o ano kung porket nandiyan yung mga sponsor ang nagsusuporta sa inyo. Alam ko kasali ka na rin diyan kasi binibuhay kayo ni Raymundo ng mga anak mo. So siguro naman ang sa akin lang, hindi ko naman inaano sa iyo, yung parang ang support ibigay mo para magano sila, magkaayusan sila. Huwag mo ano yung halimbawa magba-vlog si Raymundo ganyan, magpapahayag siya sa mga sponsor na nagbibigay ng mga suporta sa inyo, sa nanay niyo. Kasi kahit sa nanay niyo, true naman yun sa inyo, hindi yung direct kay Lola Damian. Alam kong kayo din ang tumatanggap noon. So, huwag mo na sakyan si Raymundo, magpasabi sa mga sponsor na ganito ang kapatid ko, ganito ang nanay ko, nagka-stress na, nagka-ganon na, ganito, ganon. Imbes na, kausapin mo, mag-usap-usap kayo ng asawa mo. Siyempre, sa gabi, nag-usap-usap kayo dyan sa bahay. Mag-usap, suportahan mo siya na para yung maayos ang lahat, huwag mo siyang suportahan na mas lalo na tulad ng ganyan sa pagbablog. Alam ko, huwag ka nang mag-ano, kasi kasali ka din dyan sa vlog, hindi ka lang kasali sa video. So, ikaw, nagsusuporta ka lang kay Raymundo. Ang support mo kay Raymundo para mag-explain sa mga sponsor niyo na nagbibigay ng suporta sa inyo. Yun ang sinusuportahan mo. So, ang sa akin, sumuporta ka naman kay Raymundo para magkaayusan sila ni Bernie. Tingnan mo lang ang sitwasyon. Siguro, alam mo naman yan. Hindi yung ano, para maayos ang lahat. Na pati ang nanay ko po ay parang na-stress na po. Alam mo Raymundo, ang nanay, sinasabi mo, may mga vlog nakita ko na natumba ang nanay mo, lumabas, nagwala, nag-ano, at ikaw sinasabi mo na-stress na, ayaw kumain, tinatapon na ang pagkain, tinatapon na ang mga pera, ganon-ganon. Bakit? Si Lola Damiana, hindi siya nawawala sa isip niya. Si Lola Damiana, ano siya, smart siya. Lahat ng mga sinasabi nga niya, learning sa lahat. It's a learning. Lahat ng mga bagay na sinasabi niya, pag sinabi, pag biniro siya, may sagot siya na parang ano, may sense at learning sa lahat. Ngayon, hindi mo masabi si Lola Damiana na stress dahil sa ano, na-stress na. Yun ang ipaliwanag mo sa mga tao, sa mga sponsors mo, na-stress na. Bakit na-stress? Ang magulang, nakikita ang mga anak niya, nag-aaway at na, lalong-lalo na tulad ni Lola Damiana, may wisdom na siya. Talagang magagalit siya yan. Magagalit siya. Galit na galit yan siya. So ang magagawa niya, parang mag-aano siya eh. Eh, parang ano siya. Mag-ano siya. Yung magwawala na siya. Kasi hindi niya magawa na pigilan kayo. Nakikita niya ang sitwasyon, ang mga sitwasyon na ano ba naman ito? Nakikita niya ang mga sitwasyon, nararamdaman niya kayo ay hindi kayo in good term ng ano. Kumbaga ang pamilya niya, kahit ano pa ang ibigay niyong pera sa kanya, pagkain, lahat, ano ang ano niya? Ano ang ano niya? Ayoko na.
Hindi lang siya yung makapagsalita sa iyo ng mga ano, ayoko na yung mga pera na yan, ayoko na ng pagkain na yan. For what? Kasi naggugulo kayo eh. Yan. Yan ang nararamdaman ni Lola Damiana. Nai-stress siya sa iyo. Sa inyo. Sa pag-aaway ninyo. Kaya sinasabi mo, ayaw nang kumain. Kasi ikaw, pinapairal mo yung pride mo. Kasi gusto ninyo ng asawa mo, kayo lang ang mag ang ano, ang makinabang sa pagba-vlog kay Lola Damiana. Kasi nakatuhog na kayo sa mga sponsors ninyo. Sabihin ko na nakatuhog, nakaano na kayo eh. Naka-committed na kayo sa kanila. Committed na kayo, so kailangan ipakita ninyo si Lola Damiana sa kanila. Kailangan may masabi kayo tungkol kay Lola Damiana. Okay. So doon kayo na ano, so kaya ayaw na ninyo na parang ano. So ito lang, hanggang dyan na lang. Ayoko nang pahabain pa. Ito lang ang ano ko sa asawa mo at sa inyo ng dalawa. At sa inyo ng dalawa. At sa inyo ng dalawa na mag-usap kayo. Mag-usap kayo. At si Raimundo, kuya mo. At ikaw, ano, yung asawa niya, supportahan mo, papasok ka kay Raimundo, supportahan mo ang conflict nila ni Raimundo. Hindi yung supportahan mo siya para kung paano siya magdepensa ng sarili niya, ng sarili ninyo sa mga sponsors ninyo. Ano yun? Anuhin mo muna. Isettle nyo muna ang dyan. Huwag nyo isabihin sa ano, isisi ninyo sa mga sponsor ninyo, isisi ninyo sa mga kapatid mo o kahit kanino kung bakit nagkaganyan si Lola Damiana. No. Huwag. Kayo ang hindi umaayos ng kayo ang hindi maganda ang pag-alaga kay Lola Damiana. Ang focus lang ninyo ang to show Lola Damiana sa camera para sa sponsor ninyo. To show to everyone kung ano ang nabigay ng mga sponsors ninyo sa inyo at kay Lola Damiana. Ipakita nyo sa lahat ang dolyar, ang pagkain, ang box, ang ano. Yun ang gusto lang ninyo ipakita sa tao. Pero ang pag-alaga kay Lola Damiana, second option nyo na lang yan. Second na lang yan, hindi yan. Yung first ano ninyo is yung paano nyo i-present sa sponsor ninyo kung ano yung natulong nila sa inyo, naibigay, nakabigay ng dollar o ito. O dalhin nyo kay Lola Damiana sa nanay mo. O nanay, ito binigay niya. No? Pero yung nanay mo, gutom na, hindi mo padala ng pagkain. At yung asawa mo naman, eh nakikinabang naman kayo ng ano ni Lola Damiana, tulungan mo naman si Raimundo mag-alaga sa nanay niya. Yung sa pagkain ang ibig kong sabihin. Siguro, oh, nagtumutulong ka. Pero yung ilutuan mo tulad nung sa video niya. Akyat baba siya kay Lola Damiana. Pero hanggang sa nagpa-video siya sa loob ng bahay ninyo, maski kusina, walang usok eh. So, naghintay si Lola Damiana. So, yan. Yan, ito ang parating ko lang sa inyong mag-asawa. Mag-usap kayo ng mabuti. Kung bakit kayo na ano, kayo ang gumagawa ng ano, ng stress sa sarili ninyo, sa kay Raimundo. So, ito hanggang dito na lang. Sana maayos na lahat yung mga ano ninyo. Pray natin na lahat ng bagay, alisin na natin yung ano, yung pride. Yan, alisin na natin ang pride. Alisin na natin ang galit sa ano natin. At umintindi tayo. At lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin kung, or yung kapatid natin. Love is thicker than water. Kahit ano, kuya mo pa rin yun. Huwag mong isipin na magpatayan, mag-ano. Hindi. Magkapatid kayo. At isipin nyo, pag namatay na si Lola Damiana, buyag lang ha. Sana pahabain pa ng Diyos ang ano niya. Pag wala na ang nanay niyo, ano pa ang pag-aawayan ninyo? Yan. Maganda nga yan, pinatayuan ni Kuya Val si Raimundo
si Bernie sa tabi ng nanay mo, yan, dalawa kayong magkapatid ang mag-alaga sa nanay ninyo. Huwag kayong mag-ano, siya lang ang mag-alaga, ito ako, tapos nagagalit ka. Huwag. So, ano, sino ang ini-stress nyo? Ang nanay nyo. Huwag kang magtanong, huwag kang magtaka kung bakit si Lola Damiana nai-stress sa sitwasyon na ngayon ninyo. So, ang solusyon dyan, wala sa vloggers, wala kay Kuya Bal, huwag mong sisihin sa kahit sino. Ayusin ninyo, kayong dalawang magkapatid, ikaw, ayusin mo ang pag-vlog mo. Huwag kang concentrate doon sa sponsors mo na kailangan mong ipakita si Lola Damiana, kailangan mo. Ano mo, ang mga sponsors na yan, tumutulong lang yan kay Lola Damiana. Huwag mong isipin na ano, huwag mong kang, okay nang mag-isip ng mga bagay-bagay na ano. Ayusin mo muna yung dyan sa inyo bago ka mag-anunso sa mga sponsor. Kasi ang mga sponsor, nakatutok din yan, alam nila din yan. So hanggang dyan na lang guys, medyo maba. Sana nagustuhan ninyo itong opinion ko. So kayo na lang ang magdagdag kung, or kung mag-comment kung ang aking opinion at reaction dito sa mga bagay-bagay na nangyayari sa pamilya nila Raymundo, Lola Damiana at Bernie. So maraming salamat. I-pray po natin sila guys na sana sila ay magkabutihan na. Sana sila ay nandyan na sila sa loob ng compound. Nagawa na sila ni Kuya Bal ng compound na nandyan ang nanay nila. Magkatabi-tabi silang bahay. Yung lupa nila. Sana ay more blessings to them. At sana magkaayos na sila si Lola Damiana. Malis ang stress niya. Maano na din siya. Sana masaya na sila. At ilagyan sila, ialis na nila ang mga sinanang Diyos. Ang mga negative ano nila sa mga puso nila. Yung mga galit at ano puot sa kanila, kani-kanilang mga puso. Magmahalan na lang sila. So hanggang dyan na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa mga subscribers. Lahat-lahat po kayo. Sana nagustuhan nyo at ang kapapanood nitong video na to. So maraming salamat. And God bless po sa inyong lahat. Bye! Yan po guys. Ano, ililipin ko muna ito. Ay nako. Ano ba 'to? So yan guys, so while nag-aano ako muna nitong ng So, stop sharing na lang natin. So, yan guys. So, hanggang dyan na lang po. So, yan po guys. Sorry. Distracting. So, ulitin ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye! Sorry for the distraction.